Sa banal, sakdal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula, awitin po natin ang bilang 125 sa atin pong mga inalyo. Sa paanan mo
ating nag-iisa, buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, numero 123 po sa ating mga imnaryo. Ilaw ng katotohanan ng tinig na Diyos na Ah!
ating purihin ang nag-iisa, banal at buhay na Diyos na ating Panginoong Heso Kristo. Huling awitin po numero 144 sa ating pong mga himnaryo. Ikaw ba ay sorry, I did.
sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, una sa lahat ng ating mga sariling kaluluwa, ang pagliligtas kailangan magpasimula muna sa ating mga sariling kaluluwa. Charity begins at home. Sa ating mga kabyak, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman. Ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito, hindi ako nagkatawan tao, kundi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Unawain po natin ang pagkakatawan tao ng Diyos. Hindi po para sa lahat ng tao. Uunahin muna niya na hanapin ang lahat ng kanyang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At sa mga kasaysayan ng bagong tipan, natagpuan ng Panginoon ang kanyang mga nawawaglit na mga tupa sa 12 angka ni Israel. Natatakan ng pangalan ng anak at ng ama. Sa Apokalipsis 7:4, nakita ko ang bilang ng mga natatakan 144,000 sa loob ng bahay ni Israel. Yaon po ang bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo nang siya'y magkatawan tao, ang mga nangabautismuhan. Natatakan ang pangalan ng Kordero at ng kanyang ama, Apokalipsis 14:1. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ay tumanggap ng tatak na pangalan ng anak at ng ama. Na nang ito ay ating matutuhan, ito ang kanyang banal na katawan, ang iglesia ng Diyos na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Hindi po lahat ng tao, iglesia, nakatawan ni Kristo. Hindi po lahat ng iglesia, pag-aari ng Diyos.
Wala nga pong matuwid, wala kahit isa. Maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng iglesia, lahat ng relihiyon, pag-aari at itinayo ng mga tao. At kung pag-aari at itinayo ng mga tao, pinag-uutusan tayo, huwag makikinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos at aral ng mga tao. Tito 1.14. Mga kapatid, sinsay sa katotohanan, lalo na nga po pinag-iingat tayo sa utos at aral ng mga demonyo. 1 Timoteo 4.1-3. Sa linggo po ng umagang ito, tayo po na ipinakikilala na bayan ng Diyos na pinili niya mula sa bansa ng mga Hentil, labas ng bansa ng Israel, nang matagpuan na niya ang 144,000, tinawag niya ang lalaking ang pangalan ay Saulo, na isang panadigo, pumapatay ng mga iglesia ng Diyos. Isinugo niya ang lalaking ito at binigyan niya ng pangalang Pablo, na kung liliwanagin, ilaw sa kahintilan. Ang wika ng Panginoong Jesus, isinusugo kita sa mga hintil upang sila, mga kapatid, ay pakawalan mo sa bilangguan ni Satanas at dalhin mo sa aking kagilagilalas na kaliwanagan. Salamat sa Diyos na dahil po sa ilaw sa mga hintil, nakilala natin merong isang Kristo, nakilala natin meron siyang mga salita. Natutuhan natin ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Kanya, at tayo nga po ang tinatawag ng mga Israelita sa Espiritu. Osayas 2.25, nung araw hindi tayo anak ng Diyos. Nung araw hindi tayo bayan ng Diyos. 1 Pedro 2.9-10. Nung araw wala tayong pag-asa. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, yung pag-ibig niya sa kahintil sa mga Israelita na lumiko ng landas ng siya ipagkanulo, itatwa, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, sa pagkahulog ng mga Hudyo, dumating sa ating mga Pilipino, sa ating mga hintil, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos upang tayo'y makalasap ng buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito ng araw ng Linggo, ngayon po Enero 19 na, atin pong bulay-bulayin kung paano ang Panginoon Diyos ng magkatawang tao ipinadama sa atin ang katotohanan, pinagkalooban tayo ng kagalakan, ng pag-asa, ng dahil sa ating mga pananampalataya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, na silang tatlo ay iisa. Sa umagang ito, damahin natin kung paanong hanggang ngayon pinagtitiisan tayo, tayong mga tao na hanggang ngayon ay pabalik-balik sa kalikuan at kasalanan. Sa umaga man lamang na ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Tayo po ay muling humarap sa Kanya, na tulad sa isang handog na buhay na kalugod-lugod sa Kanyang banal na harapan. Aawitan muna natin siya ng isang maiklit, may espiritong awitin. At pagkatapos, sa pangalan ng Diyos na Kristo Jesus, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Hihingi tayo ng kapatawaran at tayo'y hihiling na pakainin niyang muli, gabayan at patnubayan, sa pagpapatuloy natin sa panibagong takbuhin ng buhay sa taong 2014. Tatayo tayo, awitin natin ang unang estrofa at coro po lamang ng numero 25 sa atin pong mga inaryo. Maghahandog ng pangunahing panalangin si kapatid na Prospero Gonzales. Tatayo tayo, mga kapatid. Jaya tayo. Mga kasalanan.
dakilang Panginoon po naming Diyos. Panginoon po naming Diyos. Amang banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw din po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw din po ang nag-iisang Diyos na buhay, na nananatiling buhay magpakailan kailanman. Amen. Amang Diyos, sa mga umaga pong ito'y muli po kaming naninikluhod sa iyo pong kabanal-banalang harapan. Muli po kaming magpapailan lang sa iyo ng aming mga tao sa puso pong mga pagpapasalamat. Salamat po sapagkat tunay, patuloy mo pong dinadagdagan ang aming mga hiram na buhay. Patuloy mo pong pinalalakas ang aming dakilang mga pananampalataya at pagkakilala po sa iyo. Patuloy at higit sa lahat, damandama po namin ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Dagdag pa rin po ang lubos na kapayapaang nadarama ng bawat isa sa amin, maging ng aming mga minamahal sa buhay, sa loob at labas ng amin-amin pong mga tahanan. Amen. Dakilang Diyos, madalas sinasabi namin sa aming mga sarili, ano nga po pa ang aming maibabayad sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin? Madalas sa aming mga pananalangin sa iyo'y nilulhog namin ang aming maraming mga kadalamhatian at ang aming maraming mga suliranin sa buhay. Madalas puspos kami ng mga kabagabagan dadapat tunay kapag kami ay nakikiusap sa iyo. Batid naming iniabot mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Dinidinig mo ang lahat ng aming mga hiling at ng lahat ng aming mga daing. Kaya naman hanggang ngayon sa mga pagkakataong ito, patuloy mong pinagkakalooban kaming muli kaming magkatipon-tipon, muli kaming magpailan lang ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat sa iyo ng aming tunay na mga pag-aawitan. At higit sa lahat, dakilang Diyos, aming isinasamong maging marapat na po ang aming pagsamba sa iyo, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito'y tunay, dakila ka po sa bawat isa sa amin. Patuloy mong hinahawakan ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming dinadagdagan. Patuloy mong pinagagaling ang aming mga karamdaman. At tunay, dakilang Diyos, maging sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga magulang, sa aming mga minamahal sa buhay. Patuloy mo rin ipinadarama sa kanila ang iyong mga pagpapala at ang iyong mga bendisyon. Dangan nga po lamang amang banal aming isinasamot, patuloy naming idinadalangin na sana po amang Diyos kung paanong kami ay iyong kinahabagan, kung paanong pinaliwanag mo sa amin, at kung paanong pinayagan mong matanggap namin ang iyong mga katotohanan. Amang Diyos, magdalang habag ka rin po sa aming mga mahal sa buhay. Gayon na rin po sa marami naming mga kaibigang patuloy na nakikinig, patuloy na nakikis at nauuhaw sa iyong mga banal na salita. Amang Diyos, patuloy mong lahat kami ay iyong gabayan at lukuban ng iyong mapagpalang kamay. Amen. At kung dumarating, dakilang Diyos, ang maraming mga pagsubok, ang maraming mga katatakutan, ang maraming mga kabagabagang naglipada sa buong sanlibutan, amang Diyos, iwaksi mo po ang iyong mga hinirang. Pagpalain mo po kaming lahat, amang Diyos, at payagan mo ngang bawat isa sa amin patuloy na makapanatili, patuloy na maging matatag sa dakilang pananampalatayang means ay pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. At sa umaga pong ito, dakilang Diyos,
Muli kaming kakain ng iyong mga banal na salita. Amang Diyos, payagan mong puspusin mito ng iyong banal na Espiritu. Payagan mong ito ay magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa sa amin. Ipatagos mo sa aming mga mahal sa buhay, maging silang naroon sa malalayong mga bansa ng sanlibutan. Hindi namin sila nakakapiling dakilang Diyos. Dadapuat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sa iyong mapagpalang kamay aming inilulhog ang lahat ng aming mga kabagabagan at mga suliranin, ang lahat ng aming mga minimiti. Ito, dakilang Diyos, ang aming mga dalangin sa iyo na patuloy mo pong bibiyayaan ang bawat isa amin. Patuloy mong iingatan at higit nga po sa lahat, patuloy mong palalakas at patitibayin ang aming dakilang pananampalataya po sa iyo. Amen. Amang Diyos, marami sa amin ang iginugupo ng kahinaanan ng aming mga lupang katawan. Marami na rin ang mayroong mga mabibigat na mga karamdaman. Ikaw ang aming dakilang doktor. Muli kaming dumadalangin sa iyo. Muli kaming nakikiusap sa iyo, Amang Diyos. Patuloy mong hihipuin ang aming mga lupang katawan. Patuloy mong pagkakalooban pa kami ng mga kalakasan. Kayakit po ng aming mga dalangin, Amang Diyos, kung baga maaari, madagdagan pa ang aming mga hiram na buhay. Amen. At sa patuloy na paghihirap ng sanlibutan, Ama, amin ding isinasamo, ikaw na rin po sana ang patuloy na magbigay sa amin ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Buksan mo po sa amin kung saan landas patutuon kami upang kami ay magkaroon ng mga kabuhayang na ayon sa iyong kabanal-banalang kalooban. Kalakip nga po ng mga dalangin ding ito, Amang Diyos. Sana po patuloy ding lumago at lumakas sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, ang dakilang pananampalatayang tunay na siyang aming patuloy na minimiti bawat sandali ng aming mga buhay. Amen. Amang Diyos, nalalaman namin na tunay sa kabila ng iyong mga kabutihan, nakikita mo pa rin kaming nakagagawa, nakapagsasalita at nakaiisip ng hindi nararapat sa iyong kabanal-banalang harapan. Amang Diyos, abang tao kami, iniluluha namin ang aming mga pagkakasala. Kaya nga po, Amang Diyos, aming isinasamo, huwag mo na po sanang ititig ang iyong mga mata sa lahat ng aming mga kapintasan, kundi bagkos dakilang Diyos, patuloy kang magdadalang habag sa bawat isa sa amin. Patatawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Amang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya ng amin pong mga dalangin ito, pati na rin po ang mga minimithi, pati na rin po ang mga inaasam, pati na rin po ang mga dalangin ng aming mga kapatira, ng aming mga kaibigan, ng aming mga minamahal sa buhay. Ang lahat ng mga bagay nito sa ipong kabanal-banalang harapan, amin pong isinasamot, aming sinasampalatayanan na ito ay tunay na iyong ipagkakaloob. At amin po namang nalalamang aming tatanggapin. Kalakip po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisa ng iyong banal na Espiritu, gayon din po ang patuloy na kapayapaan sa loob at labas ng amin-amin pong mga tahanan, at ang iyong mga pagpapala at mga pagbibiyaya. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa pamamagitan po ng marangal, malinis at dakila mo pong pangalang Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen! At ngayon, mga pinagpipitaganan at mga minamahal po naming mga tagapakinig,
atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan at buksan po natin sa Apokalipsis 18:4 isang banal at napakagandang aralin na inihanda ng Panginoon upang siya nating mapag-aralan sa araw po ng linggong ito, Enero 19. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Ano po baga una sa lahat ang tatlong dakilang bagay na siyang pinakasuheto ng ating paksa sa linggong ito? Dito po merong tinatawag na utos ang Diyos, una sa lahat. Mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko. At meron pong tinatawag na bayan ng Diyos na pinag-uutusan po na lumabas sa kanya. Meron tinutukoy na kanya. Sa makatwid, merong utos ang Diyos, magsilabas kayo sa kanya. Ang bayan niya, hindi ang lahat ng bayan. Nalalaman po natin, hindi po lahat ng bansa at wika at mga bayan, mga tao sa lupa ay mga pag-aari ng Diyos. Katulad po ng ating nalalaman at napakinggan ng mga nakalipas na linggo, kung meron pong Israel noong araw, na siya lamang laging pinakatampok o pinakapaksa ng matandang tipan, nang magkatawan tao po ang Diyos at siya po ang ating Panginoong Hesukristo, yun pong Israel na yon sa laman, naging mga Israelita sa Espiritu. Sa bagong tipan, ang tinutukoy na bayan ng Diyos tulad po ng malimit ninyong mapakinggan, Galatians 3:25-29, ang lahat ng sa inyo ay nangabautismuhan kay Kristo, ay ibinibihis na ang Panginoong Hesukristo at kayo'y ibinibilang na ng mga anak ng Diyos. At kung kayo ay na kay Kristo, sino po ang nanga kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Sa makatwid, kung merong mga bayan ng Diyos na ang tawag noong araw ay Israel, sa huling kapanahon ng ito, yung Israel na yon naging mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa makatwid, ito po ang pinag-uutusan na lumabas kayo sa kanya bayan ko. At kung bakit nga po pinag-uutusan na lumabas, sapagkat para huwag madamay sa kanyang kasalanan at sa kanyang mga salot. Dito ipinakikilala, napakaliwanag po sa paksa natin sa linggo pong ito, kung ang isang tao ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ibig lang liwanagin, kailangan po huwag nang makikiisa, huwag nang makikisama, huwag nang makikibahagi doon sa tinatawag na ipinag-uutos na lalabasan natin o lalayuan natin. Sa makatwid, merong isang dako na ayaw ng Diyos na ating Panginoon, na ating Panginoong Hesukristo, na tayo na kanyang mga anak, makikisama pat makikibahagi sa kanila. At yan nga po ang ating pag-aaralan na pinakapaksa natin sa ating pag-aaral sa linggo po ng umagang ito. Ngayon ang tanong po natin ay ito, saan po baga? Pagkatapos na maunawaan natin, may utos ang Diyos galing sa langit. Hindi para sa lahat ng mga tao,
kung hindi para sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Hindi nga po lahat ng tao sa lupa eh bayan o anak ng Diyos eh. Napakaliwanag nga po eh. Meron pong taga-sanglibutan at merong mga taga-langit, merong mga anak ng Diyos at merong mga anak ni Satanas o anak ng wika nga eh katampalasanan o ng kadiliman. Pagkatapos na maliwanagan natin, ito'y patungkol sa mga anak ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, aklat ng mga gawa 20:28. Sa Bibliang Ingles, the church he purchased with his own blood. Kaya nga mahalaga tayo sa paningin ng Panginoong Jesucristo. Mahalaga tayo sa Diyos. Binayaran tayo ng kanyang sariling dugo. Kaya nga ang Diyos eh, nagkatawan tao para tayo na kanyang mga anak na nakinig ng kanyang ebanghelyo, sinampalatayanan natin, sinunod natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang pakikinig sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya. At ang pinakinggan natin hindi utos aral ng mga tao, hindi utos aral ng mga demonyo. Alin ang pinakinggan natin? Ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sa 1 Korinto 15:1-2, yan ang ating pinag-iingatan, yan ang ating sinusunod. Bakit po? Ligtas tayo. Ang wika ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan. Ang Ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, maliban na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon ang tanong natin, saan tayo pinalalabas ng Diyos? Baka tayo'y makapasok doon eh. Baka tayo'y mapasama doon. Baka tayo'y makitang nakikibahagi doon. Nalaman po natin ang kasaysayan ng napakarami ng naghali-haliling mga salot na ipinadala ng Diyos. Una na nga, sa ating inang bayan sa Pilipinas. Natatandaan natin ang nakalipas na taon, sunod-sunod ang bagyo, sunod-sunod ang daluyong, sunod-sunod ang mga lindol, mga kapatid, sa Bohol, sa Mindanao. At itong huling dalawang buwan ng 2013, Nobyembre, eh nalalaman natin at Disyembre kung paanong sinalanta ng tinatawag na Bagyong si Yolanda ang Kabisayaan. Eh katatapos lang ng Bohol eh. Katatapos lang ng digmaan dyan sa Mindanao eh. Ang daming mga Pilipinong nawalan ng tahanan, ang daming binawian ng buhay, ang daming napatay ng mga Muslim, at marami rin namang napatay ng mga Muslim ang mga sundalong Pilipino dyan sa Mindanao. Nagalit ang tinatawag na ating Panginoong Diyos, sinalot sila, nagpadala ng malalakas na lindol. At pagkatapos nga po, itong si Yolanda na halos nabura sa mapa ang buong Tacloban. Mga kapatid, nalalaman po natin, ang Diyos ang nagpapadala ng mga digmaan. Ang Diyos ang nagpapadala ng mga salot. Ang Diyos ang nagpapadala ng mga tagutom sa bawat bansa at bayan sa buong sanglibutan. Dapat unawain nating lahat ng mga tao, kaya kailangan eh, matutuhan natin tayo matakot na sumunod sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nasusulat, basahin ninyo sa Ezekiel, Kapitulo 14, unahin mo bandang itaas, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo, kapag ako'y nagpasapit ng tabak, digmaan. Kapag ako'y nagpasapit ng tagtuyot, ng taggutom, at ihiwalay ko ang mga hayop sa tao at sa halaman,
sa lupa. Mga kapatid, ang ibig lang sabihin, pag nagpadala ko sa inyo ng mga drought, ng mga baha, ng mga digmaan, ang wika ng Panginoon Diyos, sabihin mo, kahit na naroroon sa kanila si Nunong Noah, kahit na naroroon sa kanila si Propeta Daniel at si Propeta Job, hindi makapagliligtas ng kahit isang anak na babae o lalaki man ang tao, ang kanila lamang sarili ang ililigtas nila dahil sa kani-kanilang mga katwiran. Kaya hindi po natin maaasahan yang mga santo't mga santa, yang mga birhen, yang mga larawang iniukit sa larawan ng mga birhen, ng mga santo ninyo, at meron pang tinatawag na mga Kristong nakapako sa krus na negro. Alam naman natin, at hindi ko na dapat pang ulit-ulitin sa inyo, na itong ating bansa, lalo na nga sa Kabisayaan, mga kapatid, at sa Mindanao, iihip lang ng konti ang malaang mainit-init na hangin, sisikat ang araw, magkakaroon na ng ati-atihan, magkakaroon na ng piyesta dito, piyesta dyan, magkakaroon na ng mga tinatawag na prosesyon, magkakaroon na ng tinatawag na pagtuturok ng kandila, pagbibigay ng kapurihan sa mga Lorenzo Ruiz, sa mga tinatawag na kalunsad, at magdaragdag pa sila ng marami pang mga santo, mga kapatid at mga magulang. Naiintindihan natin at napakinggan natin sa Jeremias sa Kapitulo 7, versikulo, mga kapatid at mga magulang, 12 hanggang 18, huwag mong ipanalangin ang wika ng Diyos kay Jeremias, ang bayang ito. At ang wika ni Jeremias, bakit hindi mo ibig kong ipanalangin sila sa iyo? Hindi mo ba nakikita ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang ginagawa? Ang mga ama pumuputol ng mga kahoy, ang mga anak naghahanap ng mga pamparikit, ang mga babae, ang mga ina, naghahanda ng tinapay upang ihandog nila sa reyna ng langit. Mga kapatid at mga magulang, huwag mong ipanalangin. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila? Naglilingkod sa larawan, sa Diyos-Diyosan, sa reyna ng langit. Kaya po itong tunay na nangyayari sa atin sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, mga kapatid, sapagkat talamak na talamak ang alin? Ang paglilingkod ng bawat tao sa sari-saring Diyos-Diyosan, mga bato, mga ginto, mga pilak at iba't iba pang mga Diyos-Diyosan, tulad ng sinasabi sa Malakias 3:7, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, hindi ninyo tinalima. Hindi kayo naglingkod sa akin eh. Ako'y nagpapaulan sa masama at mabubuti. Ako'y nagpapasikat ng araw sa mabubuti at masasamang damo. Ang ibig lang sabihin ng Diyos, ang lahat ng inyong tinatangkilik, kinakain, dinaramit, iniinom, galing sa akin. Binibigay ko ang inyong ikabubuhay, pero hindi kayo nagpapasalamat sa akin. Nagpapasalamat kayo kay Birhen Maria, kay Santo Niño, sa mga larawan, kay Kalunsad, mga kapatid, kay Lorenzo Ruiz, sa mga papa sa Roma, sa mga obispong tao, sa mga pare, sa mga ministrong mga nagsasabing sila ang Kristo, nagsasabing nasa kanila ang Kristo, nagsasabing darating na ang ikalawang pagparito, dadapwat, unang ipinagpaalam sa atin ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:5, mag-iingat tayo sa mga bula ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Higit ninyong pinaglilingkuran ng mga bula ang Kristo. Sabi ng Panginoon, datapwat, ang Panginoon din ang nagwika upang tayo po, mga magulang at mga kapatid,
ay huwag makasama sa sumpa upang tayo ay mapalayo sa tinatawag na sari-saring salot na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong sumasamba't nagpiepesta sa mga larawan, sa mga ginto, mga pila, mga Diyos-Diyosan. Magsiparito ika kayo sa akin, Isaias 1:18. Tayo'y magkatuwiran ang sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. 1:19. Isaias 1:18 at 19, kung kayo magkukusa at magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain, mga kapatid at mga magulang. Katulad din ng Malakias 3:7, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Eh, napapakinggan na nga po natin, ipinangangaral ng Diyos sa pamamagitan nga po ng kanyang iglesia, pinakamaliit sa lupa, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinakakakaunti sa bilang, pinakamahirap. Wala nga kaming senador dito, wala kaming kongresista, wala kaming membrong artista, wala kaming mga hari, mga rena, wala, wala. At ang mga nangangaral dito, mga mangmang, katulad ng inyong hamak na lingkod at ni kapatid na Prospero, wala kaming matataas na pinag-aralan, wala kaming Doctor of Divinity, wala kaming Doctor of Theosophy and Letters, wala kaming ipambabayad para makapasok dyan sa mga kumbento ng mga tao na hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung wala kang dote, mga kapatid at mga magulang, o kung wala kang influensya. Sa mga tuwid ay natutuhan po natin ang pinag-uutusan ang mga anak ng Diyos. Yung binhi ni Abraham. Bakit pinag-uutusan, iniingatan tayo ng Panginoon Diyos? Sa San Juan 16:33, napakaliwanag ng kanyang pahiwatig sa kanyang mga alagad. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Magsisampalataya kayo sa aking ama. Magsisampalataya kayo sa akin. Magsisampalataya kayo sa aking ebanghelyo. Dadaigin ko ang sanglibutan, ang wika ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa huling araw na ito, paano po ipinaliliwanag ng Diyos at lubos pang binibigyan ng patotoo sa atin na hindi po napatotoo sa atin kung saan nga po tayo pinalalabas ng Panginoon Diyos na siyang ating Panginoong Hesukristo. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ang wika ng Diyos para huwag kayong madamay sa kanyang mga sumpa. Nakita natin sa TFC Channel, nung kasalukuyang katatapos pa lang ang tinatawag na bagyong si Yolanda, nagdatingan ng mga tulong, nagdatingan ng malalaking mga eroplano, ng mga Pilipino, ng Pilipinas, sandatahang Pilipinas, at maging ng mga taga-ibang bansa. Ang mga tao takbuhan doon sa eroplano. Nang mabalitaan nilang magsasakay ng mga ibig sumakay kung gustong lumipat sa anmang dako ng Pilipinas. Sakaya, nag-aagawa, nagtutulakan. At nang ma-interview ng mga reporter, yung mga sumasakay sa eroplano, ayaw na po namin, aalis na po kami, lilikas na po kami, ayaw na po namin dito sa Bisaya. Nakakatakot nga po Pagka umuulan laging kinakabahan kami, baka tumaas na muli ang tinatawag na dagat, pati kami malunod. Malas po itong tinatawag na
bayan naming Tacloban, malas daw, ang sabi ng iba. At talaga naman totoo, pagkaumulan ng konti, baha doon. Pero binigyan sila ng Diyos na napakalaking bagyo. Kaya tinatawag nila yung tsunami, tinawag nilang typhoon surge. Eh pareho rin yun. Mga kapatid, naminsala ng buhay ng tao at ng mga kabuhayan ng mga tao, aalis na kami dito. Ngayon ang tanong natin, eh saan ba kayo pupunta? Doon na lamang po kami sa Maynila. Doon sa aming mga kamag-anakan, mga kapatid at mga magulang. Eh ang tanong po natin ay ito. Makatwiran po baga na ang lalayasan natin yung literal na bayan? Yung aalisan natin yung lugar o syudad na doon nangyari ang kalamidad? Mga kapatid at mga magulang, ibig ko po na malaman nating lahat, ang lahat ng dako, tabing dagat man, sa bundok man, sa syudad man, sa maliliit na mga bayan man, sa kagubatan man, sa desyerto man, ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos na mabuti. Nilalang ng Diyos ang lahat ng dako, ang lahat ng bagay, ang lahat ng nakikita natin sa sanglibutan na mabubuti. At ito ay ginawa para sa ating mga tao. Wala pong masama na syudad, walang masama na bayan, walang masama na dako na kinatitirhan natin sapagkat ang lahat ng dako ibinigay ng Diyos para tirhan nating mga tao. Eh alin nga po baga ang talagang pinakalundo, pinakawika nga bagay na pinalalayasan, pinaaalisan, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko! Eh napakaganda po ng tanong natin. At ito po ay alam na alam ng mga pare eh. Maski yung papa nyo sa Roma, alam na alam ito eh. Maski kayong mga protestante, na hanggang ngayon, kayong mga protestante, ang marami sa inyo, may mga Virgin Mary, meron ding mga anghel, may kandila, meron ding mga tinatawag na krusipeho, kayong mga protestante. Kaya nga maliwanag ang sabi ng Biblia, anak kayo ng simbahang Katoliko. Paano pinatutunayan na anak nga kayo ng Katolisismo? Yung mga simbahang Protestante, may mga krus na nagpapatunay, talagang galing kayo sa simbahang Katoliko. Sabihin niyo sa akin kung ako'y nagsisinungaling. Sa kautusan at patotoo, Isaias 8:20, kapag hindi kami nagsalita ng mga bagay na ito, walang umaga sa amin. Pati kayo dinadaya namin pag kami nagsasalita ng mga salitang walang katiyakan. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. Kaya nga, saan tayo pinaaalis? Saan tayo pinalalabas ng Diyos? Buksan ninyo ang Exodus kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Eh, ito po ay alam na ng lahat eh. Mga kapatid, ano sinasabi doon? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Huwag kang mag-unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ayan po. Huwag daw tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Unang utos. Ano ikalawang utos? Huwag kang gagawa ng anumang larawan, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang paglilingkuran. Unang utos eh, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Anong ginawa ng simbahang Katoliko? Yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Hindi ba kayo kinikilabutan yan? Hindi ba kayo natatakot? Sinipa ninyo ang Diyos na walang kamatayan? Yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na gumawa ng lahat ng bagay sa lupa, sa langit, sa ilalim ng tubig. Utos na utos nga, eh, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ginawa naman ninyo yung mga Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos sa lupa, mga kapatid at mga magulang. Ano pang ginawa? Huwag kang gagawa ng anumang larawan.
Katulad ng nasa langit sa lupa, sa ilalim ng tubig, huwag mo silang paglilingkuran, huwag mo silang luluhuran. Sapagkat ako, Panginoon mong Diyos, ay mapanibughuing Diyos, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng kanilang mga anak o ng kanilang lahi sa lupa. Kaya walang tigil ang sumpa ng Diyos. Kapag sinasabi ng Diyos, dinadalaw ko. Pag sinabing dinadalaw ng Diyos, pinasasapitan niya ng digmaan, ng kagutuman, ng peste, ng karamdaman, ng kagibaan, ng lindol, ng malalakas na ulan, ng mga tsunami, ng mga baha. At ng sari-saring kalamidad, dinadalaw ng Diyos dahil ano, sumasamba kayo sa ibang Diyos. Dinadalaw kayo ng Diyos dahil ano, naglilingkod kayo sa mga larawan, sa mga birhen, sa mga santo at mga santa, marami kayong mga Diyos-Diyosan. Eh, maging nang magkatawang tao nga ang Diyos at nagpakilalang Kristo Jesus eh. Kaliwa-liwanag na eh. Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, ay ano, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng ano, nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Mga kapatid at mga magulang, kung merong mga tuhod, kung merong maglilingkod sa Diyos sa langit, mga kapatid, sa pangalan ni Kristo Jesus, maglilingkod kayo sa langit. Sa pangalan ni Kristo Jesus, luluhod niyo ang inyong tuhod. Kaya kung may ibang Diyos sa langit, luluhod kay Kristo Jesus yun. Sa lupa, luluhod tayong lahat kay Kristo Jesus. Sa ilalim ng lupa, kung may mga tiyanak, mga kapatid, may mga duwende, may tuhod, luluhod sa pangalan ni Kristo Jesus. Bakit? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa mga tuwid, saan tayo pinalalabas ng Panginoon Diyos? Magsilabas kayo sa Kanya bayan ko para huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan, huwag kayong madamay sa Kanyang mga sumpa. Napakaganda po ng itinuro sa atin. At ito nga po ang katotohanan na dapat nating pakaunawaan o unawain. Hindi po tayo pinalalaya sa lungsod, sa syudad, kung saan man tayo naroroon. Mga kapatid, e kilalanin natin yun, e biyaya ng Diyos. E swerte nga kayo, mga taga-Tacloban, ang lapit ninyo sa dagat eh. Mangingisda na lang kayo, hindi na ninyo problema ang ulam. Huhulihin na lang ninyo. Yan ang kabutihan ng Diyos, yan ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bakit nagkaroon ng tsunami? Bakit nagpadala ng Yolanda? Dahil nga po sa tigas ng ulo ninyo o nating mga tao, hindi ninyo sinunod ang alin. Na huwag kayong sasamba sa mga larawan, na huwag kayong magpo-prosesyon at magtuturok ng kandila, aawit ng pasyon at ng tinatawag, na magbubutil-butil ng mga rosaryo na walang mga kabuluhan. At ang marami namang mga tao, hindi nga Katoliko, eh mga iglesia naman ang tao, panay naman ang bigay ng ikapo, ikapo dito, ikapo dyan, mga panatikong nagpapaloko sa mga obispo nila, fundraising dito, fundraising dyan, anong wika ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, kukwartahan kayo. Kaya nakakakita kayo ng mga mangangaral sa luneta, nagbebenta ng payong, ng panyo, at kung ano-anong mga salita at mga aral at mga turo itinuturo sa inyo. Ang iba naman, ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Ipinagbabawal ang pag-aasawa ng kanilang mga ministro. Eh ano ba yan? Unang Timoteo 4:1 hanggang 3 sa huling araw. Marami. Tatalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga utos at aral ng mga taong sinsay sa katotohanan, Tito 1:14, at sa utos at aral ng mga demonyo. Basahin ninyo, unang Timoteo 4:1-3.
Eh, pagod na ako sa pagbabasa. Kayo naman ang magbasa dyan sa mga Biblia ninyo. Para kayo mismo matuto na yung mga relihiyon na hanggang ngayon kinaaniban pa ninyo, o sino ba ang mga relihiyon na ipinagbabawal ang pagkain ng lamang kate o ng baboy o ng karne? Una lang nga, yung mga sabadista. Sino ba ang bigay ng ikapo sa kanilang mga obispo? O yung mga protestante. Yung mga sabadista rin. Halos lahat ng relihiyon sa lupa, mga kapatid at mga magulang. Yung ikapo, eh hindi po para sa atin sa huling araw. Natapos na po yon, lumipas na yon. Yon po ay para sa mga Israelita. Para yung kanilang mga saserdote na hindi nakamana ng lupain, sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, yung mga saserdote ang pinakamana nila yung kikitain ng lupain na minana ng 11 angka ng Israel, ang kabuhayan ng mga Israelitang mga ngaral sa kanila, yung ikapo, tithing. Sa atin po sa huling araw, wala kayong mababasa sa Bagong Tipan na nagbigay ng ikapo, mga kapatid at mga magulang. At ang wika pa man din ni Apostol Pablo, 2 Corinto 9:7, mga kapatid, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi dahil sa kailangan, hindi mabigat sa kalooban, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kung may mabasa man kayo sa Bagong Tipan, na nagbigay ng ikapo, eh masaya ang kalooban nun. Tao sa kanyang puso. Hindi napilitan dahil utos ni ganun at utos ni ganyan. Na nangyayari ngayon sa huling araw, puro salape, puro fundraising. Mga kapatid at mga magulang, tapos makikita mo yung obispo, 2 asawa. Yung obispo, eh maraming anak sa labas. Yung obispo, mga kapatid, lasengo. Yung obispo, nagpepekwa. Yung obispo, sa numero 1 sa pagsira ng mga kautusan ay tinuturo niya sa kanyang mga kapatid. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ano nga ito? Hindi ba ganin yung nalalaman kung ang umaakay sa inyo'y bulag? Pareho kayong mahuhulog sa bangin, mga kapatid at mga magulang. Eh, layasan na ninyo. Yan! Yan ang pinalalayasan sa atin. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang kayo'y huwag madamay sa kanyang kasalanan at sa kanyang mga sumpa. Ang mga huling katanungan po natin ay ito. Eh bakit po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw tinitiyak na ito nga ang kanyang ipinagmamalasakit at kanyang pinaaalalahanan na lumabas tayo sa kanya bayan ko? Tayo'y mga iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus. Iniwanan na natin. Nung araw, ang marami sa atin na iglesia ni Manalo, nilayasan na namin yan. Ang marami sa atin, mga sabadista, nilayasan na ng mga kapatiran natin yan. Ang iba'y mga Jehova, umalis na sila dyan at nagpabautismo na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at naging mga binhina ni Abraham. Ano pa po ang mga pagpapatunay ng banal na kasulatan? Kung bakit tayo'y pinaaalalahanan na lumabas tayo sa mga Katolisismo, sa mga Protestante, Jehova, sa mga Seventh-day Adventist na iya? Ma-spiritual po ito. Hindi po yung tinatawag na literal na lugar na kamukha ng ginawa ng mga Tacloban. Umalis sila sa literal na siyudad nila. Akala nila, pagdating nila sa Maynila, maliligtas sila. Eh kung kayo rin sumasamba sa larawan eh. Birhin Maria pa rin kayo. Iglesia pa rin kayo ng tao. Maski na nasa Pilipinas kayo. Maski na nasa Amerika kayo. Kung naglilingkod kayo sa larawan sa Diyos-Diyosan at hindi nyo pinahahalagaan ang tunay na Diyos, susunod sa inyo ang sumpa, susunod sa inyo ang mga kalikuan at mga kasalanan.
mga iginagalang na mga magulang po namin at mga kapatid. Bakit nga gayon na lang ang pagmamalasakit sa atin ng Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha, ito ang aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. 43:7. Propeta Isaiah, salita ng Diyos. Bakit tayo pinagmamalasakitan? Na huwag tayong mabahagi dyan sa mga gawa ng mga Katoliko at ng iba't ibang mga relihiyon ng tao? Bawat tinatawag sa aking pangalan. E ano ba itinatawag sa atin nang magpabautismo tayo? Ano ba ang pangalan ng Panginoon? Sa Amos 5:27, sabi ng Panginoon na ang pangalan D-I-O-S, Diyos. At sa aking ginawa, mga kapatid, ano pang itinawag sa akin nang magpabautismo ako sa Iglesia ng Diyos? Isipin niyo yung salita lang na Iglesia ng Diyos, kumakatawa na sa katawan ng Panginoon Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Alin ba yung kanyang ginawa? Bawat tinatawag sa kanyang pangalang Diyos at sa kanyang ginawa. Gawa, aklat ng mga gawa, 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus na inyong ipinako sa krus. Bawat tinatawag sa aking pangalan, D-I-O-S, Diyos, at sa aking ginawa, anong ginawa ng Panginoon? Pakatalastasin nga ng bansa ng Israel, ginawa ng Diyos. Sino? Na Panginoon at Kristo si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Kaya nga anong itinatawag sa mga anak niya? Diyos at Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus, mga kapatid. Ang official na pangalan, Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa Iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Doon itinayo ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia ng Diyos na kanyang pag-aari. Kaya Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, anyo 32. Kaya po kami sa Iglesia ng Diyos. Hindi po kami Iglesia ng tao. Hindi po kami kay Felix Manalo. Hindi po kami kay Eranyo. Hindi po kami mga magulang sa mga papa sa Roma. Hindi po kami kay Eli Soriano. Hindi po kami kung kani-kaninong mga pangalan ng mga obispo. At ang Iglesia ng Diyos, hindi pwedeng ipamana ng tao. Kung kanino niya ibig, hindi pwedeng ariin ng isang pamilya lang. Ano kayo, sinuswerte? Mga kapatid at mga magulang? Kayo ba ang bumili ng dugo sa amin? Sino ba ang nagtigis ng dugo sa bundok ng Kalbaryo? Ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Anyo 32 nang itayo ito ng Panginoon. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit kami papayag na maging membro ninyong mga iglesia ng tao? Dugong makasalanan ng dugo na ibinayad ninyo. Kaya sagana ang katampalasanan, ang korupsyon, ang kriminalidad ng dahil sa inyo. Na mga obispo ng tao, walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos. Romanos 3:10-18. Mga kapatid at mga magulang, saan tayo nga? Ipagpatuloy natin ang pag-aaral, saan pa tayo pinalalabas ng Diyos? 1:13 ng Tito, ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila. Ayan, kaya po kung kami nangangaral, masisilip ninyo at mapapakinggan at makikitang tila galit na galit kami. Hindi po kami galit sa tao. Galit po kami doon sa pinuno ng katampalasanan na kinaroroonan ninyo. Efeso 6:12. Ang ating pakikipagbaka hindi sa laman at sa buto at sa dugo, kung hindi doon sa namiminuno ng lahat ng katampalasanan at kadiliman
laban sa kaitaasan, mga kapatid at mga magulang. Hayag na sinasabi ng Espiritu, ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mo silang may kabagsikan upang magpakagaling sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Tito 1.13 at 14, dito tayo pinalalabas saan? Sa mga utos, aral ng mga tao. Eh saan pa? Unang Timoteo 4.1, hayag na sinasabi ng Espiritu Santo na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalatayang mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ayan na nga po, ipagbabawal ang pagkain ng karne, ipagbabawal ang pag-aasawa. At hindi lang yon, mga kapatid, pinagbabawal ang pag-aasawa sa mga pare nila, sa mga, pero ipinahihintulot naman, ang bakla, ikasal sa kapwa bakla, ang tomboy, ikasal sa kapwa babae. Nako po, Panginoon kong Diyos. Talagang ang sanlibutang ito ay papunta na sa kanyang kagibaan at kawakasan. Huling-huling aral sa atin sa Linggo ng umagang ito. Saan tayo, mga kapatid? Lubos na pinalalabas sang-ayon kay Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Galatians 1.8, dadapwat kahit na kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. At 1.9, ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang aming sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen! Yan po, ang pinakakabuuan, umalis tayo sa ibang ebanghelyo, kahit na anghel, galing sa langit, anghel na malulate, kahit na ang mga apostol, mabuhay uli. Dumalaw sa inyo't mangaral ng ibang ebanghelyo, eh itakwil ninyo. Lalo na yung mga nagsasabing sugong anghel na mga kunsaan-san lang nang galing sa tabi-tabi, mga kapatid, mga bulaang Kristo! Mga bulaang mangangaral, ililigaw kayo ang wika ng Panginoong Jesucristo, San Mateo 24:5. Ito po ang ating naunawaan, ito po ang ating napakinggan, ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen! Muli tayo maghahandog sa Panginoon, isang may espiritu ng awitin. Numero 11 sa ating himno, unang estropa at coro po lamang. Ako po ang mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat. Tatayo tayo mga kapatid. Numero 11. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na nang dosa nang
ang dahil sa ating mga sala. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, Nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, Ang pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong tigil ang pagtitiklop namin ng aming mga tuhod. Hindi po matapos-tapos, Panginoon, ang aming mga pagpapailang lang sa iyong kaitaasan ng amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang Diyos, maraming salamat po. Pinakain mo po kaming muli ng iyong mga banal at mga dalisay na aral. Dadapwat, Panginoong banal, sino kami upang kami ay pakinggan ng aming mga kapwa-tao na naglipa na sa balat ng lupa, kami mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, na gayon din ang ginawa sa kani-kanilang kapanahunan sa mga propeta na wala rin pong nagsitanggap sa kanilang mga banal na aral. Gayon man, Panginoon, ikaw ang nakatataho ng laman ng puso at isipan ng bawat nilalang. Nalalaman mo po kung sino ang mga nilalang mo na marunong matakot at tumanggap sa iyong mga salita at palatuntunan. Sa mga kamay mo ay ipinagtatagubili namin, langkapan mo sana ng bisa't kapangyarihan ang mga araling ito, na kung ito po'y mapakinggan ng mga kinauukulan, mga paragdag po sa iyong kawan, sa ikalawang pagparito mo po, Panginoon, maraming mga tao ang patuloy na lumuwalhat at sumamba sa iyo hanggang doon sa ipinangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, hindi po rin namin nalilimutan. Patuloy naming ipinagpapasalamat. Wala ka pang binabawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinanatili mo ang buhay ng aming mga anak, mga manugang mga apo kasang bahay. Hindi mo pinabayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC, si BJ, JR at John Machel, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay, ang marami naming mga kaibigan na nakikipagkaisa sa amin sa pakikinig ng iyong mga banal na araw. Salamat din pong hindi mo pa rin pinababayaan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel Valencia, si Shannon, si Analira. Salamat, Ama naming Diyos. Sinasamba ka namin, pinupurit, niluluwalhati ang iyong banal at malinis na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, ipagpatuloy mo rin sana ang iyong pagmamahal at pag-ibig kay Jacob Gonzalez, kay Bayan Guanson, kay Lolita Bonggay, kay Susan Samonte, kay Jinjing Ilagan, kay Lelnen Buenape, kay Pe, kay Ador Aquino, kay Fido, kay Victoria Malangkis, kay Rosemary at kay Flor Bautista Gonzalez. Ama naming Diyos, salamat. Patuloy mo pa rin dinaragdagan ng buhay si kapatid na Aurora Domingo Gonzalez at ang aming balaing gloria. Panginoon, dumadalangin kami sa iyo na sa araw po ng linggong ito, sana iring pagpalain at ingatan ang mga mahal sa buhay, mga kabiyak, mga anak, mga manugang mga apo, maging ang bawat tahanan at mga ari-arian ng aming mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran ng kani-kanilang pangalay hindi na nasambitla ng iyong
hamak na lingkod. At sa umagang ito, Panginoon, kaming maghihiwa-hiwalay, ang maraming uuwi sa kani-kanilang tahanan, tutulungan mo pong makapaglakbay na may kapayapaan. At sa mga darating pang mga araw, makasama naming patuloy na magpurit lumulhati sa iyo hanggang sa amin-aming mga kamatayan. Ang lahat ng ito, Ama, idinadalangin po namin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa panalagawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa ilang Panginoon po naming Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, na aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Uli, Panginoon, sa umaga ito, naniklood kami sa ipong harapan at nakakinig ng ipong mga banal na mga aral. Amen. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasala, Panginoon, sa mga aral na ito at ganyan po, Panginoon, sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, tanggapin niyo po sa ipong harapan at mga mamuti sa lahat amin na pagyanan. Sana po, ito yung magamit po na ipong kapangasiwaan at lalo po, Panginoon, ng mga tao na ngailangan. Katigit sa lahat po, Panginoon, sa po, mga sorbay ito yung magiging kasangkapan sa paghasig po ng Ebanghelyo sa ibabaw na salibutan. Amin lang po, Panginoon, sa amin sinasama sa iyo, Panginoon, na sana huwag na huwag niyo kong sasawaan at sa mga susunod legal ay mabuhay, muli niyo po kami makita na bilingkot at umaawa po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo, ang lalaking tinagoy niyo po, Panginoon, sa aming harapan upang maghati sa amin ay bumabala ng mga aral. Sana, Panginoon, magbigyan niyo po siya ng mga kalakasan at ng mga katalinuhan na mula pa po sa bumalang kaitaasan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kami mga kahilingan naman, dadakwat kami yung maasa na mga ito ilalagay po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magkala po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Christ na alakadaan, dakilang tagapagligtas. Amen! Amen! Ang Ama ng Diyos sa kanyang hamak. Walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin natin mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umaga nito hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan
hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa ating mga kaibigan, sa paghanap natin ang ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon magpakai kailanman. Kapayapaan ang sumahatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako ay Jesus na tawag sa aking kahinaan. Si Jesus ang tagas sa ating ulan. Wala nang hangalan na dapat na yung pagsaligan. Diyos Kristo Jesus, tunay na rin. Ako'y awa kay Jesus at tusunan na ba? Ako'y awa.